sitwasyon. Whoever takes this one takes 2 points dito sa ating group stage. On the blue side ang Geek Fam. Too easy for JPV para siyempre sa ating Diggy Sword. Onto the Chow Dominus for the Kadita. Ribo for the Leeward and Fix on the carry. Coco gagamit dito ng Tams. Ribo ang gagamit dito ng Kimi. Yuji as the Gushon. Hayes as the Akai and Pain. Bilang ang Kaja. Si Pain ang nag-Kaja. Si Pain ang Kaja. Okay lang. Oo, yeah, malag naman. Malag naman. And ito na, Ribo. Ganun ka-flexible yung Bren players din talaga. Ribo now popping the energy transformation to get the first pokes na meron dito ang Kimi against against the carry. And interestingly, Bren dito rotating agad sa blue side. 4-man rotation on Bren Esports. Question. Aba, grabe. Nanonundot lang si Coco. Pag may lalapit doon dito sa may bandang baba, grabe rin yung aggression ng Bren. Yuji, take it. Ito na naman tayo sa group project. Ito yung nagbibigay ng cellphone number. Si Coco nasa malayo lang as always. At ganitong-ganito ang laro ng Bren. Kasi sa ganitong ganitong laruan, Kuya Shibu, tanggal na kagad yung isang blue buff para kay Fix. And instant, itong si Ribo, probably 2 cores ang pwedeng mag-level 4 sa side ng Bren. Around 2 minutes. It's either Yuji and paring Ribo. Speaking of Ribo, eto na. Nako! Yuji pala yun! Grabe yung spinning light wheel onto the knock-up! Puyat talaga si Yuji, kaibigan. Buti na lang nakapag-flicker out pa si Pain doon. Pero of course, that denies them of one heavy initiate now. Surely may isang mamamatay talaga doon. And that would be on Yuji. Remember na wala namang flicker si Yuji dito. Face check ulit kay Short. Pero mukhang bitin ata ang damage ng Kimi dito. Tanda ko, hindi pa ganun kasakit ang damage ng Kimi. Pwede mo habulin, ladies and gentlemen. Here comes the pool. Nandito si naparing Yuji dito. Lalabas ang mga patubig. 1 pick-up para dito sa Geek Fam. 2-0, mga kaibigan. And remember that the ultimates are available onto the Geek Fam side. Walang level 4 na available ngayon dito sa Bren Esports and they will lose their buff as well. Oh my, this is something new ha. Kasi Kuya Shinbu, maganda yung naging rotation ng Bren sa umpisa. Pero ang nangyari, because of the pick-up na meron yung spinning light wheel, tapos yung Shunpo knock-up, ay yung Jit Kundo knock-up, Kuya Shinbu, nabitin yung rotation ng Bren, nasira yung laro nila ngayon. And now, si Coco lang ang nag-4 kasi si paring Ribo level 3 around 2 minutes, 20 seconds. Tapos kulang pa sa damage. So ngayon, kumakait lang ng todo ulit dito si Ribo. Hindi mo tumitos on to the Kaja. Lots of damage delivered to the members dito ng Geek Fam, pero maingat pa rin sila. Bren Esports knows they got the level 4 lucky. Level 4 na si Ace dito at nasecure naman yung turtle with the red 3 from Yuji. Mainit, mainit ang game number 3. Mainit. Mr. Domino's trying to go for the retrieve as well, pero Yuji, sabi ni Yuji, di pwede yan. Not on my town. Sabi ni Yuji, this is my yard, sabi ni Yuji dito. Lots of rotations now coming in for Bren Esports. Nagkaroon tayo ng switch lane dito, knowing na medyo lamang na ang carry against the Kimi kanina. Sabi dito ni Ribo, sige, top lane muna ako. Bantay siya ni paring Pain. And ngayon, same strat pa din ng Geek Fam. Ang magro-rotate na sa kanila ngayon, si paring Domino's at si paring Sean. And ayun, medyo nakakabawi ngayon ulit yung Bren Esports. Yung 1K gold lead na offset na naman only to 300 gold just because of the steal onto the turtle. Pero ang maganda dito sa Geek Fam, they're playing it very careful din, waiting again for another mistake sa Bren Esports side. Yun na nga eh. Pero sa tingin ko, ang hindi mistake ang inihintay nila, Kuya Shinbu eh. Opening para maka-pick off. Kasi Sean, ang ganda ng setup niya kanina eh. Pero again, ang best pick for me ni paring Sean dito. And yung mga ibang picks kasi ni Sean, di ba, nasabi mo kanina, yung mga pasok, medyo asim type. Pero yung type ng Claude, ay yung type ng Joe, kahit mag-asim ka, okay lang. Ganda naman ni Hayston. Hayes from out of nowhere. In-RKO ka agad dun si paring Ribo. Tama ka dyan, Kuya Shinbu. And now, extra crab coming out from Bren. Coco right now. Takbo, Coco, takbo. And I do like. Oh, the stars! Classic. Alam mo anong kinalakas ni Coco? Ano? Hirap patayin. Kahit mag-isa lang. Totoo naman. Nakatakas talaga. Solo play ah. Pag pinadalaan mo ng dalawa yun, marunong ang Bren Esports na mag-capitalize ka agad on a 4v. Yes. Pag naging 4v3. Tama ka, Kuya Shinbu. Kapag may nakita silang isang hero sa mapa, instant snap ka agad sa Bren yun. May hero sa mapa, sugod tayo. Ganun yung mangyayari. Kasi talaga si Coco, maaasahan mo yan na makaka-farm eh. Yes. Alam mo yun, yan yung classmate mo din nag-aaral, pero yung grade. Sure pass. Pasado. Pasado. Correct. Tsaka hindi, Kuya Shinbu, kung iisipin mo rin, yung Tamos, magandang ano DJ, magandang sagot sa carry. Kasi both of them, parang parehas yung first skill. Ang magkakaiba lang, yes, parehas may slow, pero kapag nag-slow ng first skill ang isang Tamos, mas bumibilis siya. Unlike the carry, na ang bagal pa rin maglakad. Kailangan pa mag-ulti. Yung phantom step kasi nga, di ba? Oo. Ayun nga, mga kaibigan. Okay, first turn, second turtle here, initiated na by Bren Esports, but this time quite faster. They have the red rib, and they have Ribo, they have the Kini here. This game is getting loose, out of control ng Geek Fam, without that much kills. Actually, na-offset pa lang, 2-2 pa lang, pero pre, 2K, 3K, gold lead. Oh my G, kung lumalabas. Oh my G!
no kill. Nakakuha na ng second wind, hindi na po yan. May unting iglip. Oo, man. May unting iglip. Oo. Grabe yun. Well, that's the counter. Diba? Oh. Alam natin that the Digi is just squishy. Even with the time journey, can easily burst that by the... Kumbaga yung Digi, gagawing ano dito, gagawing itlog pugo. Oh, ganun ang mangyayari kapag nakatapat mo ang isang Gusion, parang Shinbu. And right now, kung iisipin mo, ladies and gentlemen, yes, kaya ng Geek pa pumitas, pero in terms of rotations, talagang nagalawan ng Bren eh. Kasi nakita mo yung switch, yung adjustment agad ng Bren after nung pick off kay UG kanina. Nag-adjust sila eh. Oh, Tamus, Coco, punta ka sa baba. Rotate tayong apat ulit sa bandang taas. Yeah. And of course, nagkakat na lang ulit dito si UG, but he's trying to account where the members of the other Geek fams will be. Oh my, grabe yung rotate. Medyo mahirap to para sa Geek fam. Parang imagine, parang ano sila, no? Nabagsakan na ulit yung momentum ng Bren Esports mula doon sa game 2. Ginugulat nila sa switching ng ano, ng lanes, Kuya Shin, eh. Kasi ang logic, lamang ang Cho, yes, lamang si Sean, lamang si Pix doon sa nangyari kanina kasi naka-pick off sila. Oo. So, may confidence sila na magsistay yung Bren doon. Pero sinupresa sila ng Bren ng switch lane. Yeah, pero yung Kore, wala pa rin para sa suporta nila. At wala na yung way of the Dragon. Time journey is also burned. There's a re-engage Bane with the ultimate, the follow-up slow. At mga kaibigan, bro, wala pa rin dito si Coco. Oh my. 5K gold lead coming out from Bren. Rebo now having the BOD. Ladies and gentlemen, and kahit sabi mong 1K lang yan, best item for the Kimi, pwede na siyang mag-rec na dito na probably has claws or Berserker's Fury. Oh, kung ano ang kanyang gusto. And Kuya Shin, mind you, having the extra wizard boots with 50 gold, extra 100 din para sa Kimi dito. Indeed. Now another team fight here, Sword going over bloody air cross catch wash up. Hindi naman yung ultimate ni Dominus. Sakit ni Ribo. Si Ribo. Puro tira kay Ribo. At mukhang meron pa matatamay na membro dito ng Geek fam. No, hindi. It will be the turtle na lang na kukunin ng Bren Esports. At ito na ang kalakasan ng Bren, ladies and gentlemen. Tapos na ba talaga ang download game? Kalahati kagad ng turtle. No retribution for Geek fam. There is the free turtle para dito sa Bren. At unti-unti nang lumiliit ang side ng Geek fam at halos wala na magawa dito yung lineup nilang Digi Comp, Kuya Shinbu, kasi in terms of level, gap na gap na rin pare, level 10 against level 6. Oo, tricks. So, at yung gold lead pre, 7K din. That is consistent and quite a classic here mula sa Bren Esports. Sige, siguro nga, download game. Pero feeling ko talaga, blue screen pa rin yung green game 1 talaga. Yun pa rin ang pinag-uusapan. Yun pa rin ang pinag-uusapan. So, lalalong game 1. Either way, right now, full control na ito ng Bren Esports. If ever they will be losing and Geek fam wants to get a comeback, that is a multi-target. Yes. Multi-target rough waves. Rough waves. Oh, maraming tamahan ng rough waves. Rough waves, so, pero again, Kuya Shinbu. And clean up ni Ripo. Clean up ni Ripo. Again, Kuya Shinbu, this is a Kimi na merong mga hold. Unlike game 1 kanina, bukod sa walang damage yung side ng Bren Esports, bitin din yung mga hold nila sa laro, pare Koy. You have the Divine Judgment for the Kimi na napakadaling i-target. Swag-swag lang si paring Ripo dyan. Kagaya niyan, kakasabi lang natin. Mega kill nilabas dito, ladies and gentlemen. Papasok si paring Ripo, nandito din si paring Pix. At patay na doon si Yuji. Nasalo niya yung Way of the Dragon and a few hits under the turret. So it's a 1-4-1. Not worth for Bren Esports, it's the support getting lost. Pero the turret, yun ang problema ngayon. They have no minion. Alright. Let's see, makikita sila ni paring Biggie dito. Look at the minimap, Kuya Shinbu. Lahat ng lanes ay in favor ng Bren Esports, and this is how you play ML. This is how you control the map. You don't want kills, you want objectives. Nakita mo, after ng Bren, di ba? O sige, hindi natin nabasag yung mid. Usually teams, sorry guys ha, rank games, di ba? Kayo, magbimid pa rin kayo, pipilitin nyo, pero look at the rotation ng Bren. Wala na yung mid, baba ka agad si Coco, taas agad si Pain, at saka si Ribo. Parang imagine, if you want to know objectives, there is no other team that you want to watch. It is Onyx Esports. Mamaya yun. Bukas. Ang pinaka objective oriented na team. Correct. Pero tsaka na yun. Remember, paring Manjin, Bren Esports pa rin naman has a title to defend it. Yes. Dito sa MSC, take note that they are the defending champion pa rin. Tama ka dyan. Siyempre, sila din ang nag-set ng meta ng PH, ano? Uh-oh. Ng PHML in terms of rotation. Talaga grabe, no? Kung papansinin mo, never na-control ng Geek fam yung mapa talaga. Yeah. Lahat papunta sa Bren. Ganito na naman, wala ulit na nabasag. Well, may isa nabasag kanina against Bren, pero this time it's better. Ang hirap lumapit sa Bren. UG is present. Higgs and Pain is also a very big threat in a sense that the ultimate is always there. And Ripo on Kimi, paano mahabulin tricks? Oo, bari ko. Paano mahabul si Kimi? Nakasalalay kay Sean at di ata makalapit si Sean dito. Hindi talaga, kasi may nakaharang nakaja, may nakakay na panda. Oo.
meron ka pang Coco na nanggigilid sa'yo, tignan mo na naman, oh. Hindi na naman kasali sa group project, Kuishimu. Oh, tama. Grabe, hindi kasali nga. Wala sa meeting. Wala sa meeting na naman. Sa reporting lang yan. Yun lang. Nadali sa ace dito. Pero mga ka-ace yan. Nakancel yung ultimate Hasters. The immortality. Pain goes in with that divine judgment. Haze is still alive. Oh my. And right now, Rebo. Oh, Coco! Tumaan lang. Tumaan. Nag-high. Nag-high lang. What's good? Nag-text eh. And then, sabi dito kasi ni paring Haze. Oy, Coco. Kailangan mo na umatend. Attendance is a must. Attendance required. Required is the attendance. Lord has been slain, ladies and gentlemen. Rebo having the Asklos as well. BOD Asklos, best item para sa isang Kimi dito. Bakit, Kuishinbu? 40% trok ng lifesteal ng Asklos. Maliit lang ang buhay ng Kimi. Madali mo makukuha yung 40%. Pari Manji, if all their utilities are building onto leather jerkins, I think they might want to go maybe bladed armor, I'm not so sure. Pero Kimi, all that she needed is a heptasis. Yes. Para lang mabypass itong ganitong lasing armor. And mamaya, pwede pa siya mag-Wing of the Apocalypse Queen dito. Kasi yeah, wala naman na siyang pakisano eh. Sa armor eh. Kasi may magic piercing damage din siya. Yeah. So medyo Gucci pa rin ang position dito ng side ng Bren. Pero and, alam mo, parang Manji, maganda dito wala silang pan-tower dive. Yun ka. Bren Esports, they can just get the pick-up. Playing here with the ultimate. Season yung muna. At nagtasip pa dito si Coco. No chance to actually activate his counter at Inferno. At natulak pa siya pabalik under the inhibitor clearance. So that is a nice pick up then mula sa Geek Fam. Sumama sa reporting. Oo, sumama. Sumama sa reporting. Tapos, tinanong ni teacher, hindi nakasagot. Nadali. Kaya rin naman, ayaw na talaga siya pa-reporting. Sige na, pwede ka na. Mababawasan pa group ano natin eh, yung group grid natin eh. Pero guys, that was a good pick-off coming out from Shorn. Choosing the right target. Gusto niyo sana si Rebo doon, pero sa mga ganong sitwasyon, mamadaliin mo na eh. Kasi kapag pinili niya matinarget si Rebo doon, pwedeng ma-outplay pa. So si Coco na ang pinakamalapit on that side, pero ngayon, wala si Coco, ladies and gentlemen. Diba? Unang recitation, wala kay Yuji. Nasipa ulit si Pete, pero may immortality yan. Narang to target the follow-up of Ace. Sabi na awkward there. They're checking onto the immortality. Oh, Rebo. It short. It's good onto the kicks, but still not enough to get a kill. Of course, against Bren Esports. Rebo's damage is just too real right now, parang Shinbu, with the help of the Divine Judgment setup. And look at the item ngayon, the Holy Trinity, mula dito sa Gushon. Yun na nga, naka-bladed armor na nga si Cho dito. Inuna pala ni Kimi yung Wind of Nature just in case somebody was able to touch him. Ang kakaiba dito, I think kailangan ng Heptasis ngayon ni Rebo dito talaga para mas mabilis yung tunaw sa buhay ng mga member dito ng Geek Fam. Kailangan niya, iniiwasan niya yung ano dito, yung Cho. Yung Cho, Wind of Dragon. May return damage yun, men. Iniiwasan niyan. Kahit yung carry. Maganda yun. Kapag na-proc mo yung Wind of Nature, yung passive ng carry, pwedeng isang passive hindi mo makuha. Yeah. Pero eto, speaking of kuha, may kinuha si Paring Shaw dito. Time journey will be updated ng mga kaibigan. Naku, nandito! Si Paring Panta, umikot na ba? Nag-alasara, Jigoshi! Pero pantay pa rin. Inactivate ka agad ni Haze yung kanyang ultimate dito. But that is used defensively. 80 seconds bago lumabas itong ating Lord. And so far, Bren Esports clearly is losing or like struggling on actually finishing this game. Oh my. Pwede pa tumabawi tricks. Eto na, may palagpa. May palagpa ang Malaysian squad dito, ladies and gentlemen. Very surprising na si Shorn pa talaga yung pwede magdala sa kanila, eh, no? Ang mahirap kasi dito ko yung Shinbu, yung spam ng Geek Fam. Sobrang ano eh, sobrang taas din eh. The saka, stars oh. And the way, the ano, the breath of the ocean. Tsaka tricks, hindi talaga pwede unahin si Shorn eh. Pwede mag-burst kay Shorn, si UG lang. Kasi naka-bladed armor si Shorn. Haze once again bloodying up. Buti na lang may immortality dito, mga kaibigan. Haze has to jump away. Rippo was able to get the win, especially with the passive frontline. Nandun si Vix. Price chase down. Mage stand! Mr. Consistent! Ray incandescence yan, maikli lang ang cooldown yan, pero anong puso magagawa nila? That is the first 10 din na gawa ng Geek Fam. Yuji Boy! Rebo! Now, grabe! Yuji Boy! Nahuli kayo sa aking patibong! Yuji Boy! Yuji Boy! Oh, ito pa! Oh, Oh, naglaban sila ni Marinara dito. Oh, magic! Okay, so don't ultimation mula kay Rebo! Kaharapin si Coco, here comes Yuji Boy! Yuji Boy! Iba talaga. Iba talaga si Yuji Boy. Gising na si Yuji Boy, oh. 10-0, paring Shinbu. Hindi mo tatawaging Mr. Consistent si Mr. Consistent. Oo, naman. Kung hindi siya consistent. Fast speed na lagi nagre-resign. May sagot. Matic yan, may sagot lagi. May review. And paring ko yung item-wise, Truncheon, Calamity Reaper, tsaka yung Lollipop. Send stars! Uy, naku! Walang burn! Disiplina! Ay, naku, walang incandescence! May palag! Uy, muntik pa! Kung napabalik nila kaagad. Grabe talaga si Yuji. Shadow Blade Onslaught,
Happy 9 months, si Uji. Happy 9 months, si Uji. Feeling ko i-unblock nyo na si Uji. Unblock nyo na si Uji na malaman niya 9 months na. Hindi niya alam eh. Pero eto, si Yon na magiging main target, ladies and gentlemen. There's a slow coming up from passing paring Coco, who entered to the truncheon. Siyempre, paring Manji kanina pa na deadly yung BREN Esports. Ako po. Pero, ayun, again, if one inhibitor turret gets destroyed, kaya pa rin naman ituloy-ituloy ito sa ibang inhibitor turret. Pero right now, I think BREN Esports needs to forget on finishing the game. Rather, just take the fight as is. Hulak sila dito. This is a 4v3. Nakatagilid si Ribo. Nagilid si Kuya Ri. Ay, di, lumaban. Ako. Pero nakapatay ng isa. Binato naman ako. Babati. Babati. Si Ribo. Hop, bitin. Oy, Coco! Ito na, Coco Sanity. Let's go, kagat. Ay, meron bitin. Naku, nayata pa panda dito. One on one sa apat ang kaya laban. Kaya yan, Coco yan, Trix. Kagat, kagat, Coco, kagat. Anong pwede kumontrol kay Coco? Full item na yan si Coco. If I'm not mistaken, may full item na yan si Coco. Tsaka yung buhay niya dito, parang Shibo 8,800. Easy money na yan si Coco. Easy money ko. Coco G. Coco G. Ayun ako, tingnan mo. Oh, man, durability. So, ay, may hindi pa buo. Ogre Tomahawk. May kulang pa. Oh. Ah, mag-endless battle yan. Endless battle. Endless battle. Last, endless battle. Last item, endless battle. Ice ba yun? Tsaka mind you, yung endless battle may dagdag HP ah. So medyo kukunat pa siya dito, Kuya Shibu. Ang endless battle pre yung parang ano eh, pinaka, parang ano siya, marami siyang stats talaga. Tsaka pre, best item sa MLBH Lahat ng any hero, pini-endless battle. Yeah. Si Lunox nga, endless battle eh. Nep, always yan. Man. Always yan, dong. 11-15, dong, chick. Nako! Dongchik, eto na yun eh. Toos ko! Piling ko! Dongchik! Pwede malason! Dongchik kasi na ano sila eh, nasa-scout sila ng Freestars. Yun ang kalakasan ng DG. Nag-aakas mini vision yun eh. Yung mga Freestars na yun eh. Parang ano, parang si Lena. Yup, sini pa ulit si Pain. May immortality si Pain. There's the ultimate. Pain gets bursted. There is drop waves in an awkward position. At nakapag-traction ulit si Pain dito. There's another follow-up. Medyo weird at awkward. Pero look at Coco. Pero, he wants to go for the push into the mid. Ay, eto na! Ay, Coco! Ay, ayaw pa uwiin! Ayaw pa uwiin! Galawang ay, mistika! Ako, mistika! Galawang mistika! Oh, my G! Lason! Coco Sanity! Coco Sanity! I was not there, but I am there! Sabi ni Coco! Okay. Ay, nako! Na-thunderbend si Yuji dito! Muting pa, baka mabatukan dito si JPB! Didistance si JPB! Coco! Coco Sanity! Si Coco! Ay! Ang classmate mong hindi sumanay, tumutulog! Tumutulog lang ngayon! Samang pa si Ribo! Ina-atake si Ribo! Ilabas mo ang resibo! Nandito na rin si Barry Coco! Kagat! Ow! Camera! In the fields! Oh! Ninakap! Ay, may turret rage kay Coco! Immortality! Coco, ay, boy pa yan! Ay, napapig ka lang! Easy ka lang, boy! Coco official! Coco official! I was not there, but I am there! Coco Isha, ladies and gentlemen. Sabi nga ni Princess Leia B. Princess Leia B pala. Anan, kung hindi mo alam kung sino ako, nakakapunta ako dyan. Kahit nandito ako. Oo, diba? Some poetic lyrics. Grabe. Wala kay Princess Leia, mabangis yan si Coco. Sabi nga ni Sino, diba? Hindi nyo ako kilala, pero kilala nila ako dahil pangalan ko, Kalat. Si Coco laging kalat. Nagkakalat ko yung Sino sa mama. Grabe. Galawang mystica, the screen push. Oh my glove. BREN Esports, this is a very interesting fight. Classic. Actually, I don't care kahit matalo yung BREN or kahit sino manalo dito. Diba-diba na kay Coco ang YouTube. Diba-diba na naman. Oh, diba-diba. YouTube. Coco official, title nyo na. Buo na ng ano, gawa na ng thumbnail. Coco Sanity dito. Oh, top lane. Easy money na rin yun para sa BREN Esports with the Lord pushing into the mid lane side. Geek fam, they thought they had the upper hand, but they got psychoed in by the most mischievous player ng BREN Esports, Coco. The ultimate psycho. Oo, Tricks. Wala lang inhibitor turrets. Para siyang si Looney dito eh, no? Oo, pre. Sinasycho lang kita. Oo, philosopho. Philosopho, op. Pero sumama na siya sa teamfight dito. Walang no choice. Ano na lang talaga, doon na lang sa may Nexus turret pwede na ano, na lumaban. Pero what they, pwede gawin dito ng BREN Esports, they could have initiated with Pain. Oh my G. Nako, eto na ata ang uling teamfight na magaganap, parang Shinbu. Shorn, sinubukan nila yun dito pero naging sa Walang ult si Pain. Nagamit yung ult ni Pain, sinaranggola dito ni Joe.
Sinasay ko lang, ladies and gentlemen. Tumutusok si paring Rebo dito. Nandun si paring Rebo. Meron siyang plus dito, ladies and gentlemen. Medyo masakit ang damage niya. 20 minutes na pala ang gera, paring. Yeah, pre. Yeah, pre. At yung Geek Fam, they really don't want to lose the first series of the MSC 2019. Mga kaibigan, Geek Fam, the Malaysian squad, that is a caliber of an MSC team, a champion of an FPL. And uy, there's the kid on Rebo! Naku po, Kuya Ace dito! Koko, takbo! Ah! Patay si Kuya Hayes, ladies and gentlemen. Happy, happy. Depensang Malaysia. Depensang Malaysia. Oh my God. Oh hindi my pa God. Tapos ang laban dahil ang Geek Fam, malay mo, malay natin, Malaysia. Oh my pwede pang manalo yan. Malay nating lahat. Tandaan mo, Kuya Shinbu. Naku. Sa Southeast Asia tayo. You cannot spell. Southeast Asia. Malaysia without Asia. Without Asia, Asia, man. It rhymes. Oh my God. Oo, may palagpa. Oo, Trix. Wala na to, full core item na lahat. Tsaka dong, eto ah, si Kuya Rebo, pag nag-BOD pa yan, sasakit. At ginawa ni Rebo dito, he went for the double hash claws. Ang counter niya para dun sa bladed armor would be lifesteal, which is good. Kasi kada bawas sa'yo nung ano, bladed armor, nila lifesteal mo lang. Nila lifesteal mo lang. Oo. Pero tingin ko, wing mo ba po ako, Lips Queen eh? Para ako, para sa akin, heptasis talaga. Heptasis? Oo. Heptasis. Heptano. Ano talaga eh, as in. Di, tsaka boy, yung freestars talaga, nachi-check sila. Kasi yung freestars, hindi yung time bomb, guys. May super slow. Doy, opportunity yan ha. Pwede ilaban. Pero nauna si Coco. Oh my God. Oh this my very God. Intense. Guys, alam ay, mo bakit? Ay. Ah, Rose Gold Meteor si Rebo. Ayaw magpa-burst kay Dominus. Meteor Garden, let's pre, go. Alam mo kung Mr. Consistent si Eugene. Ay! Ay, Sean! Sean! Ay, Sean! 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 Ano po, Sean! Sean! Kinimi mo may rocket ni Maring Rebo! Naku, Sean! Naku po! El Clasico, Uyishin po! Classic! Akala ko pa naman si Sean! Oh my God, Sean! Akala ko talaga si Sean, nagbago na si Sean! Naku, Sean! Oh my G! Masa Sean lost sila dito, bro! Ang pagkakamali! Kumagat na naman si Coco, ladies and gentlemen! Ay, naku! Si Coco! Ay, Coco naman! Nilabas sa stampede! Nilabas sa stampede! Oh. Yeah, may immortality pa rin! Grabe mga pinagbabatong shurikens dito! Ninja! Pinta ninja, wey! The ninja! The ninja! Galawang Pidget! Oo! Ay, eto na! Eto na ang plano! Tumunog na! Sabi ni Rebo dito, teka, surety ko na! Grabe! Comeback is real! Comeback is... Umuulan ng numero, parang bingo! Black! Lord has been slain. Abaum extend! Ayun lang, JPV. Time journey gets burned here. And Hayes gets popped. Kulang na membro ngayon ng mga membro ng BREN Esports. At up na rin, syempre si Sean. That might be Lord wasted. Pero tignan mo, Kuya Shinbo, ha? Medyo maganda pa rin ang position nila kasi ang mangyayari dito, mas-strengthen yung mga minions dito ng side ng BREN. So, ibig sabihin, they have all the time and the space to make the place. Ang dilema lang, na-outplay na sila ng Geek Fam. Sobrang sakit na ng damage ni Fix dito. Umaabot na siya sa kanyang max potential. Ito na ang carry na ayaw may pre-hit kasi ang carry na to, pwedeng wag na mag-target ng hero eh. Humarap na lang yan, pumindot na lang na pumindot ng basic attack. Yung damage output, sunod-sunod. Unlike yung, the Kimi na kailangan pang pumosisyon. Yung larong dinadala ng Geek Fam dito, siguradong pang YouTube, may tinatamaan yung ibang tira siyempre dito ni Rebo. Just being careful, this Lord will be shredded through by this carry. It's very hard to push against the carry. And guys, eto na po yun. Kahit anong lamang ng BREN Esports, medyo, hindi medyo, wala na po sa totoo lang. Wala na lamang. Oo, teamfight na lang talaga magdadala nito. Because remember that Geek Fam can easily just... Oy, pero hindi na si Short! Dali si Coco! Naku, dali rin si Coco dito. Pero pumasok si Paring Rebo, hiccup sa Rap Waves. Immortality para kay Paring Coco dito. Hindi na siya nakapagkagat. Look at the minimap, ladies and gentlemen. Talagang dumedepensa dito. Ang side ng BREN. Ay, ang side ng Geek Fam. Kuya Shinbu, we are family, Geek Fam. Pre, Lord 3. Lord 3. Kasi ang Lord 3, yun yung sure win Lord eh. Oy. Diba? Yun yung kinonsider na sure win Lord. Tumatalon. Yeah. Ang problem lang dito guys ng Geek Fam, hindi sila matatalo ng BREN Esports. They cannot be beaten by BREN Esports on a teamfight. But, it's very hard to take an objective after killing one member of BREN Esports. Correct. If BREN Esports loses just one member, aatras lang yung BREN Esports, tapos antay ulit ng respawn. Nako, pero makikita ata sila. Rebo, oy, naspat na si Sean. Yeah. Si Kuya Sean, up!
Maghanap si question dito. Sinipa dito si parang UG. Eto, may damage output na side ng Bren. Pero winter to the transition. Ako, meron bitin yun, Kuya Shield. Wave clear ang kailangan na gawin dito ngayon ng mga taga-Bren Esports. Kasi, dederecho lang din ang mga membro siyempre dito na ang Geek Fam. They know that UG, main damage dealer, is gone for the side of Bren Esports. Guys, the conclusion will be determined at the 100-second mark. Lord 3 is set to spawn into the Land of Dawn. Ang dagtang lason ay nawi-witness natin ngayon sa MSC. Malay mo, malay nating lahat, Malaysia. Geek Fam kumakapit. Ladies and gentlemen, unang target si paring Yuji. Alam nila, lahat ng damage yung ngayon sa Kimi, bitin yan, Barikoy. And Geek Fam has taken good control as well of the Lord side. Remember, immortalities ay labang sa side ng Geek Fam dito. And Coco, members of Bren Esports, has to be very careful. Tagilid ang vapor ng Bren Esports ngayon, Kuya Shin. Geek Fam rotating in the mid lane. Pwede pa sila mag-gut ng minion sa top lane. So, wala na yung control sa mapa ng Bren. Sila na ang napipresyon ngayon, Kuya Shin. Eto na si Fix. Si Fix, grabe, napakaganda na pong position niya lagi sa backline. Yeah, at di na nalalapitan ang Geek Fam. Yan ang problema, Drinks. Ang laking factor talaga. Natigi. There's the suppress under the turret. That is immortality. Sure dead. Pero may nasipa pa rin. Si Haze, si Haze. Ang problema, ang kunat ni Haze. At wala pa rin siyempre si Fix doon para tumira at kumarap kay Haze. This is the first time that Bren Esports was able to get a kill. That was number advantage. Misposition para kay na Fix dito. They were trying to eye the yung minions doon sa top lane para at least makapag-block sila. Pero nice pick of coming up from Captain Faye. Yeah. Sabi ni Faye dito. Eto guys. Hila Jutsu. Hila na Jutsu. Alam mo pa ang problema dito, paring Manjin, ang unang napatay si JPV. Now, the problem there is that JPV has that passive. Hindi rin sila basta-basta pwede mag-lord. Correct. And now they're gonna do is go for the push ultimate kay Pain! Kapitan Pain doing it! Ladies and gentlemen, ako Dominus pumasok dito, pero may mga immortality pa rin. Ikot-ikot lang si paring Haze. Hindi nabas ang kabayo dito. Free hit si paring Fix. Paring Fix ng Geeks, ladies and gentlemen. At hindi mapanatan si Fix dito, pero they want to withstand the damage coming in from Fix. Pain getting a lot of damage as well. Wala pa rin namamatay. Yuji! Gets caught! And now there's the cleanup coming in from Fix! The shuriken! The shuriken! Jumping up! Tuloy si Fix dito! 1, 2, 3! Phantom step! Camera natin! Kailangan humabol din! Doon sa teamfight mga kaibigan! Oh God! Sa sobrang intense ng laban, pati yung cameraman naguguluhan mga kaibigan! Nanunood na rin yung cameraman! Nanunood na rin yung cameraman! Pero umabot na si Fix na... Eto na nga eh guys! Napag-usapan na natin kanina, eto na yung carry. Mala step and carry na yung galawan nito. Oo, Tricks. Laging shoot na lahat ng mga true damage. Kahit gaano ka pakakunat, walang pakialam yung carry dyan. Eto na yung laban na lahat ng all-star, ilabas nyo na. Ilabas lahat ng baraha. Lord 3, ang hapte ng palo against Geek Fam. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Eto na ang Lord 3. Nandito si paring Ace. Nahila. Immortality. Rebo kumibrihit lang. Sino ang main target dito? Si Fix na nawala. Immortality din. Napatay si Rebo. Nakuya, tapang Rebo. Nakubo. At hindi makapush ng Toto rin si Coco. Coco is upset for that fight. But the Lord, it is on reset. Coco mag-fix check si Kadita. You want to go for the jump? Auto sword? Tsaka pare si Dominus. Wala pa palang death. Yeah, wala si pa, wala pa pre. May immortality pa yan yung positioning ni Dominus. Akala nyo si Yuji lang. Akala nyo si Yuji lang ang consistent sa Pinas. Meron din naman sa Malaysia. The most consistent sa Malaysia dito. 3-0-1 at mind you Kuya Shin, match 1 pa lang to ng MSC. Group stage pa lang pero parang finals na. Ganong kalupin. Oh my God. This is a match to see mga kaibigan. I like what I'm seeing. You can even see Arts here at our screen. Nanunodos, nanggigigil na rin para sa lawan natin. Nanggigigil. This is also want to be part of this historic match na nagaganap ngayon between Geek Fam and Bren Esports. Paring Shin, hindi pa naglaro si Arts dito. Oo, yun nga. So medyo ano to, kakaiba to para sa side ng ano, ng laban ng Bren. Tingnan mo, pre. Talagang lason. 85K, 94K. Aabot na tayo sa 100K gold mark. Correct. Pwede nila bilhin ng Nobotel. Pwede, pwede. Bitin na tayo. Dinadedik ko lang pa yan. Actually, ilang gabi lang. Isang room lang. Isang room. Ilang gabi lang. Pero pwede sila manlibre ng ticket. Oo, sa sobrang mahal mga kaibigan. Well, yan na. 21-19 into our game. Eto na, Kuya Shin. Kung sino makakuha ng Lord, yun ang mananalo. Pero look at this. Nakikita natin ang classic. Coco na naman. Ano ulit sila? Mag-isa. Eto na naman. The 4-1 config. Pero one-on-one with the great one to, Coco versus Rebo, and Rebo versus the Lord 3. Nice na juggle, Pain kumuha ng snag. Hinila ang Quago, Sean.
Nag-fail yung first mission. Si Shar naman ang unang magko-commit na sipa dito. I think it is on Fade. But it's just the Kaja. They want to focus on the Ace. Different targets here. Geek Bam. Hapon pa rin. Mega kill. Nag-clean up ngayon ng Liam Horde. He would want to go for the tower dive. No, we won't. Pero there's enough member for death. Nakat! The Filipino cut. Ginagawa dito ni Coco. German cut. Oh my god! Dalawa. Siya ng Quago dito. Drop si Coco dito. And here comes Pix. Ang itlog. Ay, nila siya ng itlog. Coco kumagat. Coco mag-isa. One on one sa dalawa. Nandito na si Kuya Yuji. Pero ang sakit talaga ni Pix. Ay, nakuha. Napatay si Niki. Pero that's just immortality back. Pero si Yuji ito. Pix! Oh God, Pix is too much. But the minion wave, they're pushing against the base here of Geek Fam. Then timers are too much. BREN Esports will be wiped out. Nako, mga kaibigan. That's it. 10 seconds para kay Ace. 20 seconds kay Repo. Isang minuto para kay Yuji dito, kay Shibu Pain. El Capitan. Tatander. Tatander. What a game. What a game. 30-minute game. 30 minutes. Mobile Legends PC. Ladies and gentlemen. Mobile Legends PC. Pero mobile pa din. And man. Dominus dito. 4-0-14, 6 na kills, double na. Grabe, never been touched, never been kissed, Kuya Shinbu. Walang group stage. Walang araneta. No putel. No putel palang gerang-gera na yung no putel, third floor, let's go. Oh my God. Dito lang yan sa third floor. Lord 3. At pansinin nyo, ang hirap pa rin patay ng Lord 3. Dumutugo pa rin mga member dito ng Geek Bomb. Si Ribuman. Round 2. Round 2! 10% sa end! Mababasag ang Lord 3! Ay, nakapatay ni Gigi! Sino nakuha? Nakuha dito ng side ng Geek Bomb Dennis 11, pero kailangan natay ko siya ng Bren. Pabasok si Namari Coco dito. Hey, look at Kimi! Box Splendor! Nako po! Nasa mid! Kimi! Yeah, they just need to back up. Now, Bren Esports, with all the resources that they have, they need to defend their base! Opo. Against a Lord 3! Pero Kuya Shin, this is a Lord 3. Masakit ang minions. Kapag Lord number 3, medyo matagal to. Matagal ang investment na gustong gawin. They need to have Repo against the Lord 3. Wala yung Lord 3! Ito na sana yung perfect opportunity ng Geek pa mag-take ng clash, pero hindi. Oh my glob! Lord 3 is gone! Oh my G! 26-9, ladies and gentlemen. 32 minutes. ML pa ba to? Aabutin tayo ng Araneta, mga kaibigan. Nag-ult si Ace dito, kahit away pa rin si Barry Fix. Wala pa rin kay Fix. Remember that push. The minion may pushing under the bottom lane side. Coco in a bad position there. Hindi mo na kanyang mga teammates. Immortality getting pump. I cannot count the numbers of immortality na nabasag dito sa team natin. Kapit Malaysia, mga kaibigan. Dominus dito. Take me down like I'm a Dominus, Kuya Shin. Hindi mo siya mapatake down. Laging maganda yung kanyang mga patubig. Wow, Kuya Shin. Okay, ipi-blender lang din niya ni Akai. Gonna go for the push. There's Yuji. Yuji on the German cut. Yuji for the cut. The German cut. Yuji, nakpo! Yuji boy! Stage that, Yuji boy! Ay, nakpo! Nahuli ka sa aking patibong, Yuji boy! Kanya-kanyang diskarte na ang mga membro dito ng BREN Esports. Ito na yung may thesis defense kayo, pero isa-isa kayong pina-defense. Kuya Shin, kung kanya-kanya na kayo ng topic. Oo. Ito na yun, Bobby 3. Pinapasok kayo dun sa office. And right now, guys, wala silang... I think the only way that BREN Esports can come back from this game is to pick up Fix. Mauli si Fix. Si Fix at saka si Dominus. Oo. Kailangan mawala si Dominus dito. Ang problema lang, Dominus... Immortality, Kuya Shinbu. So, mabubuhay pa siya ulit. And yung immortality na yun, may onting chunk ka pa ng life na matitira sa'yo. Dominus can just go for the spells and go for the hints. At tayo ng patient ko. Alam na rin ni Coco na may nagtatago doon sa may mismong side rush. Everyone's just being careful. Nag-reposition si Short dito. Members of Geek Fam is now trying to go and set up for the next big team fight. There's another Lord. Mga kaibigan, nalalabas. Ito na ata ang last team fight. Lamang ang Geek Fam dito in terms of minion wave, ladies and gentlemen. Lima sa kanila naka-immortality. Right now, BREN Esports. Coco, cooldown ng immortality dito. Immortality na ang laban dito, ladies and gentlemen. Just like season 1, ganito na ang laruan. Ngayon, BREN, sila ang kumakapit. May tilt factor nga ba? Kasi looking at the minimap, si paring Repo naman ang hindi sumasama. Oh.
Hindi natin alam. There's a lot of questions how this game can conclude. Sino makakuha ng tamang setup? Sino ang mapipick off or magpapapick off? Lahat nagkakambahan ng todo. Naglalabasan na ng mga stars dito at eto na gustong gawin ng geek farm kanina pa. Sabi nila, kami naman ang mag-pressure. Kami naman ang susupress. Pero papasok si Short. Paramdam lang, oh. Paramdam lang. Paramdam actually, hindi ko rin makita kung paano mag-push yun sila Short. Yan din yung tanong. Ang unat din ni Short, eh. Kasi lagpas 8k din buhay, eh. Ano na sila, eh. Parang counteran na lang ng item dito, eh. Sobrang surplus na sila ng item. Short went for the rapid boots. Pero I'm not so sure about the rapid boots, actually. Kapag si Ribo dito natamaan ng Breath of the Ocean, sabog ang mukha niyan. Breath of the Ocean rap wins. Yeah. And maganda yung position ni King. Yeah. Dominus. 35 minutes on Mobile Legends. Grabe. Alam mo, 10 minutes na lang. Ito yung best of 3 series on the Shorn. All in under the threat. Lots of spells getting burned. Here comes to ECJ. Buhay pa din. Buhay pa rin si Shorn. They burned a lot of resources. Coco will be joining the party. Pero Shorn has to back up. Kailangan mag-back. Medyo lamang ata ang Bren dito in terms of bottom side. Actually, lamang talaga sila sa minion kasi mega minions to, eh. Yeah. So, ang ginagawa na lang ng Geek Farm, they're just pressuring the map para at least magkaroon sila ng space sa Lord. Kasi they are now preparing sa Lord. Kaya nila inangat yung top. Oo. Alam mo yung 35 minutes na timer? Para yung nag 2-0 ka na sa best of 3. Oo. 2-0 na yung best of 3. Na long games. Ito, mas makaba pa sa long. Ito lang ha, kung sino unang mapasma talo. Oo. Sino unang mapasma, man? Kaya pa ba ng mga battery nila? May charge naman yan, no? Kaya naman. Balag naman. Hindi pa rin. Lord 3 pa rin yan. Bigat din na kasi nagbabago yung Lord, eh. After Lord 3. Pare-parehas na lang yan. Sure na naman ang magiging target dito. Hey. Nice, Phantom Steed. Days going for the goes for the Hurricane Dance. Tabi-tabi na ngayon ang side ng Geek Pop. Look at the mid lane, Barik Shin. And look at Coco. Mid lane. Same strategy, pare. Oh, the mid lane. Oh my God, Barik Manjin. Ito yung mahirap sa Geekman, eh. They lost all the individuals. Another si Yuji! That's Yuji! That might be the victor! Dominus! Yeah, Dominus! Makakataas ka pa si Yuji! Hindi na nakapag-inget. This is monster kill. Pero remember that Coco is still pushing into the mid lane side. They want to rush down this Lord. And even with 3 members, I do know that Red Esports can still counter this. Ang pupunta ngayon ay yung Biggie, mga kaibigan. Kailangan nilang iwag ipabakto yung Lord. Sabi ni Lord, oy, wag kayo mag-back. Labanan niyo ako. Coco doing the cuts. The Filipino cut, the German cut, the Malaysian cut, kung ano pang cut na gusto dito ng side of Red. Ngayon, makikita na si Sean Sinipa. Ay, naku, mga kaibigan, ubus ang schedule natin dito ngayon sa laban. 30-19, ladies and gentlemen. And I cannot see this game ending. Now I just realized gaano kahirap ang sitwasyon ng Geek Bam. How to close this game? It's very hard to win the game. To win the game, they need a full commitment of the stake mula sa Bren Esports. Pre, mamali talo. Ubos ang schedule. Ubos ang schedule. On time ang schedule, pero na-delayed. Gamit na gamit, gamit ang na crew. Gamit. Batak na batak ang Broad. There's another one on to Shorn. Ay, naku, wala siyang matakasan. Yeah, full lockdown. Ay, ganda na lockdown. Yeah, pero habol pa rin. Ang unat. Yeah, also Ace, wala nang 1,000 pounder sa Ace dito. Yung minimap, Kuya Shin! Ay, naku, Coco Sanity! Coco Sanity! Coco Sanity! Coco Sanity! Ah! Oh my God! Coco is going for the push! Mamba out! Mamba out! Mamba out! Mamba out! Hila Dulce! Hila Dulce! Dominus! Oh! Jump away! Jump Brothers! Coco! Coco! Ay, Coco meet kay Coco! Nilaban na ni Coco dito! Godlike on 2 picks! What a game! What a game! Unang laro pa lang to, paring Shinbu! Pasagan ng pungo! Wasakan ng muka! Ganun kaagad ang ginagawa dito sa MLPP Southeast Asia! Hindi nila mapatay si Shorn, pare! Oo. Biten ang kanilang damage dito and Vix can actually go for the solo Lord! And, pero men! This is still Mega Minions for the side of Ren. They have the map control. Yeah. They need a kill. Kailangan nila mapitas kayo si Vix at saka si Dominus. Eto na. Pero in the bottom lane. Ay, nako, nako. Nako, nako. Kinancel ulit yung Lord. Hindi talaga kayang ilaban kapag kulang member nila. Si Ripo, Ripo here. Onto Ripo. Ripo versus Ripo. And Ripo wins. Masakit ang spada. Onto the mid lane side. Nagko-converge ng mga member ngayon ng Ren Esports. They might lose Yuji here. Yuji, takbo. Yuji, takbo. They will lose Yuji. No, he went for the jump. Pinapakaw ng Lord back! Sinipa! Yung base ulit, pinapanata ng artillery minion! Oh, pero digi! Yung mga crash gear! Crash gear! Crash alive! Crash a ripin! Crash a ligawain!
Parang lahat nung hindi nila inilaro mula FPL nila papuntang MSC dito nila dinala. Dito nila dinala. Magbubuong regular season sila dito. Tsaka Kuya Shinbu. Oh, pero teka, may clash. Nahuli si Pigs. Pinabatok sa Lord. Pinabatok sa Lord. Sumama na si Lord sa laban. Sumama pati si Lord at sawa. Ay, nako. Beyblade. Let's Beyblade. And here comes Ribo. Oh. Andito na si Ribo. Si Ribo naman, he wants to stay the Lord. Nako, tinatak niya yung Lord. Ang sakit ni Lord. Sabi ni Lord, ako na ang hero. Narating si Dominus. Narating si Dominus. Wala silang red rip dito. Ribo. Doing what he can. Here comes Ribo. Si Ribo po. He wants to go to the Lord. He wants to fight. Sniping. Coco naman versus Diki. Dalawang team fight. Dalawang laban. Okay, eto na. Coco Sanity. Easy PB. Anong gusto ni Coco? I want this. I want to win. Oh my God. I want the championship, bro. Oh. Goes for easy PB. Coco Mania! Coco Mania, he wants the lifesteal. He go for the kill. They're saying, sustaining him. And Yuji plus Ribo tanking the Lord 3. Grabe! Yung BI! Oh, Lord 3! Nakuha ng Bren! The one who controls the Lord controls the game. Kuya Shinbu! 41 minute game! 41 minute game! Mas matagal pa to sa technical difficulties! Ay, naku po! Grabe! Game number 3 pa lang! Heist! Chill bill. Yeah. Chillax. Saan ba yung tubig? Chillax. Sabi natin, wag tayo babatak ng ano eh, day 1 eh. Pero kasi sa ganitong laro, tong bata-batakan na talaga to eh. Oo naman. Grabe. Oh, there's the Lord 3. Tingnan natin kung paano ito lalaro ng Bren Esports. Hindi malabo na matalo pa Bren Esports dito. The Lord 3 is gone. Once again, everything is on a reset. But how does the team fight carries on? Wala masyado tinatamaan si Ribo dito. Mahapdi rin kapag nataya si Ribo. Did somebody's immortality gets popped? No, it won't. Oh, hinila! Guys, nag-reset. Go for too easy. May immortality ulit. Di makapasok dito si Yuji. Napalaban sila dito. Coco, nagpapap ng first kill dito. Pero two knockups coming out from the Cho. Hiccup sa Kimi mo may rocket. Sinapay na namumula. Pero medyo magulo ang laban. Wala nagkama at hayaan. Dahil base na lang ang kailangan galawan. 42 minutes, 30 to 20 na mga kick bomb sa kill. Pero Bren, suppressing everything para dito sa side ng kick bomb. Alam mo, paring Manjin, ang request ko lang sana kailangan galawan. 42 minutes, 30 to 20 na mga kick bomb sa kill. Pero Bren, suppressing everything para dito sa side ng kick bomb. Alam mo, paring Manjin, ang request ko lang sana hindi ma-disconnect. Feeling ko, boss eh. Yun lang ang request ko. Ang request ko lang, wag lang ma-disconnect yung game kasi mahirap i-remake to. Pili ko time out. Oh, nawala si Yuji. Coco, he wants to finish this. It's over. Coco wants to finish the game. There we go. That's Bren Esports on 2-1. What the hell is that game? Hindi kasali. Hindi kasali.